Alam niyo po mga kabisdak, no? Ito tandaan niyo po mga bangag supporters, ha? Yung pakalat-kalat sa Bisdak Pilipinas, lalo na yung hindi nagtusok. Patusok nga guys, bago pa tayo ma-report ng mga team bangag. Patusok nga. Itong piniplay kong video ngayon, miyembro po yan sila ng Kingdom of Jesus Christ. Legit, ha? Meron po silang sariling ipinaglalaban. Tandaan nyo, ha? Merong sarili po silang ipinaglalaban. Ang ipinaglalaban po nila ay karapatan ni Pastor Kibuloy, yung panggigipit, pang-aabi kay Pastor Kibuloy, na handa po silang mag-alay ng buhay para kay Pastor Kibuloy. Wala po tayong ano doon, hindi po, wala po tayong pakialam sa kanilang ano, sa kanilang kumbaga advocacy or kanilang motivation sa buhay na bakit ay ialay nila ang buhay nila kay Pastor Kibuloy. Dahil meron silang hugot, may reason po sila. Hindi mo po pwedeng sabihin, napaka-uwi naman ninyo, buhay-buhay kapalit eh. Hindi. May ipinaglalaban. Lalo na ho, na alam po nila mismo sa kanilang mga sarili, na ginigipit, inaapi si Pastor Kibuloy. At may masamang balak ang Marcos admin laban po sa leader nila na si Pastor Kibuloy. Mantakayin mo ha, 40 years. Wala naman, hindi naman nila na-experience yung ganito. Magsasalita sila na, ialay namin ang buhay, kapalit buhay. Wala silang ganun eh. This is the first time na lumalabas sa kanilang mga bibig na mag-aalay sila ng buhay para kay Pastor Kibuloy. Ang masakit, yung kalaban ni Pastor Kibuloy, iyong natulungan ng Kingdom of Jesus Christ nung nakaraang eleksyon. Iba yung ipinaglalaban nila at iba rin po yung ipinaglalaban ng Hakbang Maisog. Oras! Ito ha, makinig kayo mga bangag supporters. Oras na magkaisa ito, Hakbang Maisog at ng Kingdom of Jesus Christ. Panigurado, iyak ang mga bangag. Kahit anong gawin nila sa kay Pastor Kibuloy, hinahanap nila, hinalhalughog nila, hindi nila makita eh. Eh, binalik-balikan na po nila lahat ng mga properties ni Pastor Kibuloy. Nasaan? Wala.